Welcome mga kalikot sa ating channel dito sa side natin ito. So mayayusin tayo ngayon isang stand fan, electric fan. So brand niya is Standard yan. So hindi pa natin alam yung problema niya. So sabi lang ng may-ari, hindi na gumagana. So check natin mamaya guys. So bago ang lahat, ayan. Mahaba ba ulit yung ating shoutout mga kalikot. So shoutout natin si Nikki Iradel Tolentino, yan. At saka si Trash Oblivion. At saka si Genie Bib Bakunawa. At saka kay Melchor Villarba, yan. At saka si Roberto Ventura. At kay Ivan Nosete. At saka kay JB Pablo, yan. At saka kay Stephanie Quinn. At kay Darwin Miraflor, yan, shoutout sa iyo idol. At saka kay Kobe Anthony. At kay General Tinyo Chapter. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking YouTube channel. So huwag niyo rin pong kalimutan i-subscribe yung aking isang channel, yung Biyaherong Provinciano Vlog. So huwag niyo rin pong kalimutan i-follow yung kanyang Facebook page. So ayun mga kalikot, simulan na natin siya. Tara! Check muna natin yung kanyang motor mga kalikot. So ayan. So may reading naman. Ayan o. So okay yung kanyang motor mga kalikot. So try natin baklasin. Ito ata yung pinoproblema ni sir. So ayan o. Baklas na yung kanyang mga wire. So ibalik natin sa dati mga kalikot. Tapos check rin natin tong kanyang motor. So kapag madumi siya, so lilinisan ko na lang siya. So ayan, marami siyang buhok. Ayan. Medyo malinis pa naman yung motor niya sa loob. Saka pre-wheeling naman siya. Nakalimutan ko kasi kung ano yung sinabi ni sir eh. Kung ano yung sira niya. Pero siguro ito yung pinoproblema niya. So linisin ko muna mga kalikot yung motor niya. So dito lang sa labas kasi okay naman sa loob. Tapos pre-wheeling naman yung kanyang ikot. So okay naman. Yan. So magdagdag lang tayo mamaya ng langis. Ito pala yung problema niya mga kalikot sa kanyang switch. Ayan o, natanggal na yung contact niya sa pinaka main line. Kumbaga nahugot. So ito yung ayusin natin. Ayun, matanggal lang. So ito lang siguro yung problema niya. Walang problema sa kanyang motor. So ito yung natanggal yung contact niya. So ibabalik rin natin ng maayos. Bali dito siya nakalagay dito sa contact niya na 1 1 2 3. Yan. So dito rin natin ibabalik mga kalikot. So bali dito siya natanggal dito sa mismong pinaka switch at saka contact niya mga kalikot. So madali lang naman ayusin to kasi may mga guide naman yan dyan. Tapos may mga lock. Yan. So dito natin siya ilalak sa likod. Yan, ganyan.
So kapag wala kasi ito, hindi siya magsiswitch kasi dito yung contact niya. Yan, dito at saka itong mga dito sa push button niya, yung 1, 2, 3. Yan, lock natin maigi. So bali nahugot siguro nila to or natabig ganun. Kaya humiwalay na sa kanyang switch yung kanyang contact. So ayan, na-fix na natin siya mga kalikot. Hinang na lang natin yung kanyang mga main line. So siguro ito lang yung problema niya. Nung tinister naman natin kanina, okay naman yung mga contact ng winding motor niya. Kapag nag-check kayo mga kalikot ng motor, so kailangan matister nyo siya para i-check nyo kung okay pa yung winding niya. So kung okay naman yung winding niya, silipin nyo lang yung loob nitong motor. So wag nyo muna siyang baklasin. I-check nyo muna kung okay yung kanyang winding or hindi siya open. So kung okay naman at saka malinis, so wag na nating baklasin kasi baka mamaya ma-aksidente pa natin siya. So i-check natin kung saan siya nagkaroon ng problema. So dito sa ating ginagawa, so dito sa kanyang switch pala yung problema. So hindi na tayo magbabaklas ng motor. So yun yung mga i-check natin guys para hindi doble trabaho nyo. Tapos i-check rin natin kung madumi, so linisan lang natin siya. So wag na natin siyang baklasin kung okay naman yung kanyang motor. Tapos i-check nyo lang kung pre-wheeling siya, hindi siya ipit. So okay na yon. So mag-cleaning na lang kayo tapos maglalagay na lang kayo ng oil. Wag tayo basta-basta na magbabaklas. Kasi sayang lang din yung pagod natin. Okay naman yung kanyang motor, di ba? So kung saan yung problema niya, yun yung ayusin lang natin. So dito sa kanyang wire mga kalikot, kahit magbaliktaran yan, kahit magbaliktaran dito sa kanyang wire at saka dito sa kanyang switch, itong kanyang power cord. Ang hindi lang pwedeng baliktarin yung sa switch niya, yung 1, 2, 3, 4. Yan. Or 1, 2, 3 pala. Yung itong white, black at saka yung red. Yan yung hindi pwedeng mapagbaliktad kasi mag-iiba. Gagana siya pero mag-iiba yung selector ng kanyang speed ng kanyang fan. So kailangan kung number 1 yung puti tapos black yung number 2, number 3 yung red. So kapag binaliktad nyo ito mga kalikot, mag-iiba yung kanyang speed niya, hindi na 1, 2, 3 po. 1, 2, 3. Baka mamaya mapagpalit nyo dito sa number 1 yung number 3. So dito pa lang sa 1, malakas na agad yung kanyang speed or yung kanyang fan. So yun lang yung hindi natin pwedeng baliktarin itong 1, 2, 3 niya. So dito sa kanyang power cord, so kahit magbaliktaran kayo dito, okay lang. Dito sa switch at saka dito sa main line ng kanyang motor, itong kulay green. Dito naman sa kanyang insulator, ayan o, basag na rin siya. So hindi na natin to ilalagay or ibabalik. So palitan na lang natin siya ng syringe tube. Yung ganito. So ayan, malinis na siyang tignan pag ganito. Dito rin sa kanyang switch, may problema rin yung kanyang contact dito sa 1, 2, 3 niya. So kapag prinis natin tong number 1, napress natin siya, nag-switch. Pero yung contact niya, hindi nagsiswitch. No? May awang pa rin kasi baliko na yung nasa gitna. So pwede rin natin gawa ng paraan yan mga kalikot. So dito sa number 2, ganun din, oh, may awang konti. Sa number 3, okay siya. Yan ah. So ang gagawin nyo lang guys, straight nyo lang or ituwid nyo lang yung contact nya, yung dito banda sa gitna, yung taga push nya.
Baliko na kasi kaya hindi na siya nagsiswitch. So kailangan ituwid natin yung bandang gitna mga kalikot para mag-switch siya dito sa contact ng main line niya. So ayan, ituwid lang natin lahat yung tatlo. So example natin katulad niya, no? Pag prenis natin siya, yan, matutulak niya yung contact niya dito sa main line. Kaya magkakaroon ng kuryente. Yan. Same lang dito sa number 2, number 3. Yan. So ganun lang mga kalikot, ituwid nyo lang kapag baliko na yung kanyang contact dito banda sa taas. So check na natin. 1 2, ayan, nakakontact na rin. 3, ayan. So okay na mga kalikot. So lagay na lang natin dito sa kanyang frame. So dito sa lagayan ng screw niya mga kalikot, sira na rin yung lagayan ng screw niya. So gawa natin mamaya ng paraan. Maglalagay tayo ng mas mahaba dito na screw. So pagpasensya nyo muna yung mga aso sa labas mga kalikot. Medyo maingay. So ito na yung ipapalit nating screw, yung medyo mas mahaba siya. Kasi hindi niya na maabot yung dulo nung sa likod nito, yung lagayan niya ng screw. Kasi mamaya baka mahugot ulit niya dito. May sama ulit yung kinabit natin kanina. So mas maganda kapag maganda yung pagkalak nitong kanyang cover ng switch. Yan, katulad niya, no? Lagyan muna natin siya ng oil bago natin siya i-testing. Yan, testerin muna natin ulit siya. So number 1 natin, so okay. Number 2, okay siya. Number 3, so okay na siya mga kalikot. Try na natin isaksak sa kuryente. So okay siya mga kalikot. Yan, number 2 natin, number 3. So okay na siya. So yan, symbol na lang natin yung kanyang frame. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Inayos natin yung kanyang switch kasi nasira yung mga contact niya. Tapos nilinisan natin tong kanyang motor, tapos pati yung mga frame niya. Tapos nilagyan natin siya ng oil. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. So ayan na, natapos natin nalinisan yung mga frame niya mga kalikot. So unahin muna natin ikabit to. Try na natin siya mga kalikot. Ayun. Lakas pala kahit maliit lang. So okay na siya mga kalikot. Try natin yung number 2 at saka 3. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Inayos natin yung switch niya, yung mga contact. Tapos nag-cleaning tayo dun sa loob ng kanyang motor, pati yung dito sa kanyang frame. Tapos naglagay na rin tayo ng kaunting langis para maganda yung ikot niya. So yun lang yung mga ginawa natin guys. So okay na lahat. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Pwede na natin ibigay sa may-ari to. So maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Sana huwag nyo pong i-skip yung ads natin kasi may iniipon akong
$10 para ibigay na sa atin yung ating Google AdSense. So maraming salamat ulit guys sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag nyo rin pong kalimutang isubscribe yung isa kong channel, yung Biyayerong Probinsyano. So yung mga topic natin doon guys, pumupunta tayo sa magagandang lugar. So yun, nagra-register rin tayo. So mahilig tayong pumunta doon sa mga falls, tapos mga bulubunduking mga lugar, mga kalikot. So huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang kanyang Facebook page. So maraming salamat ulit mga kalikot. Kita-kita na lang tayo sa next video natin. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless ating lahat mga kalikot. Bye-bye.